At ngayon, mga giliw naming tagapakinig, narito ang pang-apat na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Traitor sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyo! Ano ka mo, Veronica? Pinalabas ng abogado nila na bulag si Asyaw. Opo, Kap. Hindi raw niya sinasadya na malagyan ng maruming tubig ang pagkain na niluluto ng mga kusinero. Eh, posibleng bulag siya. Malinaw na malinaw pa ang kanyang mga mata. Eh, lagi ko siyang nahuhuli na nakatitig sa dibdib mo. Oo nga, Kap. Talaga magaling yung abogado nila. Kailangan makausap ko si Bayaw. Sasabihin ko sa kanya ang binalita mo sa akin. Baka hindi pa niya alam na naabsilto na pala sila Asyong at dating Vice Mayor Tim Prusio. Ay! Sinong nagbukas ng pinta? Ikaw! Oy, kumusta ka na, Karyong? Nagtataka ka ba kung bakit nakalabas ako ng kulungan, ha? Alam kong naglagay kayo, kaya ka nakalabas. Daan-daan ka ng pagsasalita mo, Karyong. Nambibintang ka na naman eh. Anong ibig mong sabihin? Inariglo namin ang korte. Patay ka, Karyong. Idadagdag namin yan sa kaso mo. Dahil pupunta kami ngayon sa piskal, kasama ang abogado namin. At ididimanda ka rin namin ng palinirang puri. Ano? Ako ididimanda mo? Oo! Kami ang sinira mo lang po na maninirang puri mo kami samantalang ikaw ang sumisira sa puri wala namin. Wala nang mahabang usapan, Karyong. Dumaan lang ako rito para ipaalam sa'yo na ididimanda ka rin namin. Pero bago ako umalis, ha? Tikman mo muna ito, ha? Ano ikaw? Bakit mo ako sinikmulan? Nakakagawad, Asyong! Bakit mo sinaktan si Kapitan? Mananagot ka sa ginawa mong yan! Sorry. Hindi ko sinasadya dahil bulag ako. Diyan na kayo! Ang pagsasalig mo siya, mapapatay ko siya, Veronica. Mapapatay ko siya. Tama na, Kap. Hayaan mo na. Baka ma-atake ka na naman. Ang mabuti pa, i-blatter natin sa pulis ang ginawa ng panununtok sa'yo para ikulong na naman sila. Naku, mga kapatid, kailangan nyo ba si Bernardo kapatid ng kumantitatong board member ng ikalawang distrito? Naku! Nakikabit pala siya kay Mang Eduardo. Pero nauli siya ng asawa ng matanda. Naku! Sinabunutan nila doon sa motel. Nakakaya tuloy ang iya siya. Hayon, iiwalay na siya ng kanyang asawang manager ng bangko. Ay, naku. May issue na naman ang mga marites na yan. Hindi nila dapat malaman ang kwento ng naging relasyon namin ng boyfriend ko. Kundi, chichismis din nila ako. Nakakahiya. Baka makasira pa sa kandidatura ko. Eh, malapit na ang filing of candidacy. Sana suportahan ako ni Ate Angeling para manalo rin ako at makapaglingkod din ako sa barangay na katulad niya. Ang puso ka'y nanulga. Ay, nako, nandito na naman si Ate Punyang. Baka sisigilin na ako sa utang ko. Ay, Bibang, nag-iisa ka yata dito sa sindahan. Oo, Ate Punyang alam ko ang sadya mo. Pero pasensya ka muna ha, dahil wala pa akong nakukupit wala pa akong pera na pambayad sa'yo. Hindi yan ang sadya ko sa'yo, Bibang. Ha? Ganun ba? Eh, kung ganun, anong may paglilingkod ko sa'yo, Ate Punyang? Ay, alam mo, Bibang, palapit ng palapit ang barangay election. Gusto ko na sanang pumili tayo ng mga makakasama natin sa ating line-up. Ha?
Ay, ganun ba? Ah, sino ba ang gusto mong makakasama natin, Ate Punyan? Ay, yan nga ang pag-uusapan natin. Gagawa tayo ng listahan. At pagkatapos, magpatawag tayo ng meeting. At pag-uusapan natin kung ano ang magandang strategy. Kung paano natin talunin ang mga kalaban. Eh, kinakabahan ako, Ate. Bakit ka naman kakabahan? Eh, papaano naman kasi? Ang bait-bait ni Kapitan sa akin. Eh, baka kapag nalaman niyang sa'yo ako sumama, eh, magagalit yun sa akin at sasabihing traidor ako. Sige, mamili ka. Sinong pipiliin mo na pakisamahan? Siya o ako? Sina? Ha? Ate Punyang! Kita. Bunjing, nandito na ba lahat ng tauhan natin? Oo, boy. Naghihintay na sila ng kanilang sweldo. Tuwang-tuwa sila, oh. Dahil pare-pareho raw silang kumikita ngayon. Oh, ayan, nakatulong tayo at natutulungan din nila tayo. Hindi na tayo magugutom ngayon. Oo. Oo. Ah, malaking kinikita natin ngayon, boy, sa 40% ang kinikita natin. Yun natural na sa atin mapupunta ang 40% dahil ako ang utak ng lahat ng ito. Sige, patahimikin mo na sila at ibibigay ko ng kanilang sweldo. Kanina pa sila tumahimik eh. mga kasama, huwag kayong kwela. Maingay, tumahimik muna kayo. Ta ibibigay na namin yung sweldo ninyo, ha? Tahimik muna. Sige na. Paring boy, sige, sabihin mo na. Kung narinig ninyo ang inyong mga pangalan, lumapit kayo at kunin ang inyong mga sweldo. Susana Solar, Melinda Sarmiento, Andrea Marigdam. Hay naku, Ate Punyang. Halos hindi tayo magkaintindihan dahil sa lakas ng kwentuhan ng mga Marites na yan sa harap. Wala na silang pansinin, Biba. Ang importante ay nabuo natin ang ating line-up. Ngayon, ang susunod na gagawin eh. Puntahan mong lahat ang mga nailista natin. Sabihin mo na may meeting tayo sa susunod na linggo. Ha! Ang ibig mong sabihin eh, ako lang mag-isa ang kakausap sa kanila. Ay, oo naman. Dahil ihanda ko ang mga dapat pag-usapan. Sige na. Kumilos ka na kaagad para makapag-meeting na tayo at matalakay natin kung ano-ano ang magagawin nating strategy para manalo tayong lahat. Dahil ayaw kong may matalong kasama natin. Pero baka... Parang napipilitan ka lang yata. Siguro may pagnanasa ka pa hanggang ngayon kay Karyong ano. Ha! Magsabi ka ng totoo! Ay naku, Ate Punyang. Wala na, wala na. Ay naku. Ano kaya ang gagawin ko? Dahil sa totoo lang eh, mahal ko pa rin si Kapitan. Ayaw kong mag-traidor sa kanya. May sinasabi ka ba, Bibang? Ha? Ay, wala. Ay, sabi ko,
Mahal ko pa rin si Kapitan. Ang ibig kong sabihin, matagal ko na siyang kinalimutan. At si Upong pa rin ang mahal ko. Kung ganyan, sige na. Kumilos ka na. Para makapag-meeting na tayo sa ating team. Maupay na aga sa'yo, Vice Mayor. Maupay na aga rin sa'yo, Sarhento. Nandito ba si Hepe? Nakaw, pasensya na po, Vice. Wala sila ngayon eh. Saan siya nagpunta? Nakaw, Vice Mayor. Dinaan lang nila, Kwan, Vice Mayor Timprosio, yung dating Vice Mayor. At ang kanilang abogado dahil kakain daw sila sa labas. Nakubayaw, naloko na. Talagang dinadaya na.